Breaking news. Naglabas po ng statement itong kampo ni Nauya Inoue. Itong lokal na promoter ni Nauya Inoue kung saan ay ibinahagi nga nito na tinanggal na daw nila sa listahan itong ating pambato. Nakakapanalo pa lang. Sinabi ng lokal na promotion o promoter ni Nauya Inoue na itong si Ohashi na tinanggal na daw nila sa listahan itong ating pambato na si Cuadro Alas Casimero na mapalaban sa kanilang alaga na walang iba kundi itong tinaguriang the Monster of Japan na Nauya Inoue. So ano sa tingin niyo mga kaibigan? Ito ba ay isang alibay lamang para makaiwas itong kanilang alaga dito sa ating pambato na nag-iisang angas ng Pilipinas, former 3 Division World Champion, former WBO Global Super Bantamweight Champion, at nag-iisang angas ng Pilipinas, Jandriel Cuadro Alas Casimero. So kung may komento ka at opinion sa video na ito, paki-comment sa baba ng ating malaman at mapupusuan natin mga kaibigan. Literal na natakot itong The Monster na Nauya Inoue. Hindi na uubusan ng reason para lang makaiwas dito sa ating pambato itong si Nauya Inoue. Wala akong magawa kung marami sa atin dito ang hindi mag-agree sa akin, pero yan po ang opinion natin kasi wala na tayong pwedeng maisip dito kung bakit ayaw talaga ni Nauya Inoue na lumaban dito sa ating pambato. Kasi nga kung ating balikan no, itong laban ng ating pambato kontra nga dito sa kababayan ni Nauya Inoue na itong si Yukinori Ogone, umabot nga ng 4 rounds ang laban nila ni Cuadro Alas Casimero, ay nag-inarte ito kaya nga hininto ang laban. At alam naman natin na talagang napakaliit lang ng headbutt no, na natamo nitong si Yukinori Ogone. At dahil doon mga kaibigan, doon pumasok ang komento ni Nauya Inoue pagkatapos ng laban ng ating pambato kontra kay Ogone na sinabi niya na nahihinaan lang daw siya ni Cuadro Alas Casimero. Kung sabaga nakulangan siya sa performance, mahina daw si Cuadro Alas kaya ayaw niyang labanan. Ngayon mga kaibigan, na pagkatapos i-demolish ni Cuadro Alas sa napaka-impresibong paraan, napaka-impresibong pagtapos nga dito kay Saul David Sanchez na hindi nga pinawisan si Cuadro Alas sa laban, naglabas na naman ng reason na ito nga hindi daw sila na-impress sa TKO dito nga sa laban ni Cuadro Alas. Hindi daw nila pwedeng i-consider yon na kung sabaga parang pangmalakasan talaga o level ni Nauya Inoue. Anyway mga kaibigan, no? Hindi talaga yan naubusan si Nauya Inoue ng reason.